Magandang gabi at maligayang pagbabalik dito sa CFSPH Impact Day 5. At ito na po ang pangatlong series natin sa ngayong araw. R2G po ulit nandito, nagka-cast para sa inyo. Kasama ko ulit dito si Salvatore. And Salvatore, grabe yung mga labanan. Actually, grabe yung laban natin nung series 2, no? Pero ngayon, pupunta na po tayo dito sa Series 3. At Salvatore, sino nga ba ang nasa ating Series 3? Oh man, top team ngayon sa Impact, Vanguard versus Ubek Maniac GT White Man. And I am all in this series, man, to showcase once again the true power and strength of Vanguard, no? Na ito yung kwento nila na kung saan hindi man sila pumaldo sa open qualifiers, ginulat din naman nila tayo dito sa Impact para magkaroon naman sila ng pagkakataon para pumasok ulit sa Masters. And for Ubek, no, parang also like SPK, not desirable din siguro yung standing nila, no, pero imagine the headlines for tomorrow, no, kung sakaling ipanalo to ng Ubek, no. Pero all of our eyes, all of our attention will all be towards Vanguard Gaming. Mm-hmm. For all the right reasons, for the first 3 weeks of Impact, men, sila pa rin ang nagdadala ng bandera ng buong tournament na to, men, na sila dapat pagtuunan ng pansin. Pero recap tayo sa mga nangyari sa una nating dalawang serye. Herbie Gaming Team, a one-sided affair laban kay Amelion. And ito naman kay XU, kailangan pa talaga dumako sa map number 3 sa compound para tapusin na ang laban nila kay SBK. Yes, pagkatapos sir. Naman yan, meron naman tayong Ubek Maniac GT White versus Vanguard. Pagkatapos naman nun, we head into our main event, ang pinaka last game pa, ang huli sa mga labanan na ito. We have Soms 3 versus Rhea 7. No? So yun, dito muna tayo. Tumpag doon na natin ang pansin. Ang dapat na, talaga naman dapat pagtuunan ng pansin, yun, mm-hmm, ang Ubek versus Vanguard, no. Dami tayong pwedeng isipin pag naririnig natin yung salitang Vanguard. Eh ganoon din naman ang Ubek. Ang lakas talaga ng potential ng Ubek. Much like SPK talaga, di natin nakikita kung gano'n sila kainit pagtapos ng mapa. Pero let us introduce to you guys ang Ubek Maniac GT White, no. Ang nalang second team, kanilang main team din, lumalaban din sa Masters. Pakilala natin sino nga ba ang nasa likod ng Ubek Maniac GT, no? Mm-hmm. We have one of the prime players of Ubek Maniac. We have Skies, Ilga, and Mayobs, and as well as Arb. And for the first 3 weeks, no, ng Impact, I really admire how Enma really performs. At kaya niya makipagsabayan talaga, RJB. Yes, sir. And of course, galing to sa likod ng isang napakalupit na sniper na galing si Skies. Kaso nga lang, yung team na to, medyo nahihirapan sila, Salvatore. Kasi wala pa silang kahit isang panalo dito sa buong stage na to. Now, napakasama nun kasi considering yung kanilang kalaban has a really, really good lineup dito, and it is the roster of Vanguard. So, Vanguard. Yeah. Amen. All but prominent players, men. Kada banggit mo ng pangalan, may titindig talaga na kalembang sa tenga mo. Tetsu, the standout from Hydra Pro Team, CLD, and BEM from Execration, Fall X, the number, the most coveted player dito sa tournament na to, men. When you talk about Tier 2 and Tier 1 FPS, you got to talk about Fall X and Aiden, men. There is so much in store for this roster, and Vanguard showcases why this team is destined for greatness sa next version ng CFSPH Masters, men. And marami talaga, men, marami talagang nakamata ngayon sa Vanguard. Kasi bakit nga?
para i-close out yung series na to. And it all starts with map 1. Makakakita ba tayo ng isang malupit na upset galing sa side ng Ubek Maniac? Or will Vanguard just secure their spot dito sa number 1? And ayan na nga, nagsisimula ang ating Mexico. As Ubek Maniac, silang GR at Vanguard, sila nasa BL at dalawa na agad ang nahulog dito sa number 1 team natin. Man, napainit agad ng Ubek. Yung himpapawid ng Vanguard men, Bem na lang ang natitira. Just like that, diba? Di man lang nakapwesto kagad ng Vanguard sa mid men, nilason kagad ng Ubek yung mga boxes dito. And Yobs, of course, makukuha nga naman kagad nila ang info kung nasaan si Bem. Now, Ubek will now be starting it off real hot, pero Vanguard, unti-unti nila tong pwesto na to. Kakapayin at kakapayin muna nila kung saan nga ba talaga patungo ang Ubek. Pero for now, wala pang util dump na binabato ang Ubek para mapush kagad ang Vanguard. There goes the nades. Not really much information para sa kanila, pero Tetsu will be starting off the sniper bout between him and Skies. At 1-0 na nga tayo doon sa dalawang snipers ng dalawang panig dito. And there goes CLD with a good push over to Exga. As Yobs gets a trade as well, buo pa rin ang pupunan ng Vanguard dito pagdating sa offense. Kahit wala na si Bem, pwede pa rin sila mag-push dito ng Ali, or will they be forcing B? Sobrang trap na dito ng dalawang nasa site. Sandwich na sandwich sila ng Vanguard. Nema and Yobs might be getting picked. Here there goes Fall X. Gets Enma. Ngayon, nababaliktad na nga ng Vanguard yung sitwasyon. Parang kanina lang UM ang nagsimula kung paano nga balaroy ng Mexico. Vanguard, nabasa kagad ang pwesto dito ng Ubek. Kumbaga, kumagat din itong Vanguard sa ngayon. And now, Ubek Maniac. Sila naman ang kailangan pumwesto dito at kailangan maglaban dito. Okay? Now, it is going sa ilalim ang mga member dito ng Vanguard. Gusto daw nila biglain yung mga member dito ng Ubek Maniac. Colex, nakahanap siya ng unang pitas. Tetsu, gamit ng kanyang sniper. Trade, galing kay Yobs. Tetsu, with another one. Si Tetsu, parang dito sa side ng Vanguard. Siya yung bumubukas dito para sa mapa, para sa side ng Vanguard. A CLD, finding another kill. Skies, ang naiwan dito. Kaso nga lang, isang pistol yung kalaban mo, dalawang AK, luging-lugi ka. At tingnan mo ba naman, patuloy-tuloy lang din ang ginagawa dito ng Vanguard. Okay, push dito sa mid-side. Gusto nila hanapan ang tamang pwestuhan. Okay, magandang control nila dito sa CR. And dahil dyan, titigil ang Vanguard sa kahit ano namang gagawin nilang agresibong laro. Kaso nga lang, si Tetsu, sinasabi niya, kaya ko itong buksan. Hintayin nyo lang ako. Pagbaba ng pagbaba na itong smoke na to, ako bahala sa inyo. Ngayon, naghihintay. Pinipwestuhan ng tama. Binibigyan ng tamang orasan. Sige lang, may tao dito sa A site. Naghihintay. Kaya ba niya? Tapatan. Kaya ba niya? Hanapan ng tamang pwestuhan. And it looks like it's just really that smoke na tumitigil sa Ali. At dyan, sa mid-side, pero nung pagkasanabi ko yun, si Tetsu, uy, siya yung mahanap ng pitas, silang dalawa, Aiden din, following up. Ilga, naiwan dito sa side, kaso nga lang wala siya magawa. Ubek Maniac, stuck in a rock in a hard place, 2v1, at least, buti na lang nakahanap siya sa umiinit ng miyembro ng Vanguard, kaso nga lang. Perfectly timed utility, perfectly timed peak, and a perfectly played round galing kay Vanguard. Uminit ang Ubek sa mid. That was already a goated placement para hindi nila labis isipin pa min na mag-overextend ng BG. Hayaan nilang BG yung mag-push. Kaso nga lang min, naumay at nanuyot ang UM2 min. That was already a good place para ma-anticipate nila na manggagaling sila from Ali to B. Kaso pinush out pa rin ng Ubek, they got to, pero it was not enough. At the cost of the position of Skies in ARB. Kaya ngayon, alanganin. Ngayon, ang game style lang UM2 men. Sobrang risky men. Na-50-50 sila kagad ng Vanguard and Ilga with a huge double over the wall. Enma also gets CLD. Pero Vanguard makes it a 1v2 just like that. And Tetsu gets cornered. Skies closes out with a huge 3k. Actually, 2k nga lang, no? Pero
Muntik pa maging 3K yun kay Skies. Late to the party. But that would have been a really good position para sa Ubek. Pero in setup sila dito sa may bandang water. Di ko lang sure kung ipupush pa rin to ng Vanguard or will they be anticipating some action dito sa mid. Pero they have to wait something here at A entrance. I do think, no, na lineup pa rin ang ipa-play out dito ng Vanguard. Hopefully, a block off dito sa connector sa B. Or will they just be going all in here dito sa may A entrance? Kahit tatlo pa yan. May utils pa rin naman na pwede i-dub dito ang Vanguard. One kill for both Aiden and Fall X. Pinapangunahan ang agad dito ng entry. Vanguard now makes their way into the site slowly but surely. Walang rotation dito ang Ubek Maniac. At ngayon, patuloy pa rin ang push ng Vanguard na hindi napipigilan ng Ubek Maniac. Bem gets the final nail. As we head into a 4-2 situation para sa Vanguard. With a lot of color sa kanilang likod, men. Vanguard. In their pursuit of making sure that attack is indeed their centerpiece, hindi sila napipigilan ng Ubek. Tama ka dyan, partner. Kumbaga, kailangan nila ituloy-tuloy ang kanilang momentum dito. Actually, napakaganda na. Apat ang kanilang nakuha. Ubek Maniac need to get more though. Tetsu, again! Yung impact, napakaganda! Galing sa kanila, Jobs, nahanap pa. The trade is there and Aiden able to find for another one. NMA. Nahulog na. Kaso nga lang, Vanguard gusto rin lumaban. Aiden is able to find for the trade out. May iwan na lang dito na naman si Skies and Pollex. Isang pikit mo lang. Hulog na lahat ng mga miyembro dito ng Ubek Maniac White. Tingnan mo ba naman, tuloy-tuloy lang ang lamang na gusto kunin dito ng mga veterano. Vanguard, great lead right now. And another, isa pa, galing kay Tetsu. Siya talaga ang bumubukas dito ng depensa ng Ubek Maniac. And Ubek Maniac now, with the numbers disadvantage, mas mahirap ang kanilang ginagawa. Kumbaga, you're running your head into the same brick wall at yung pangalan nila ay yung team of Vanguard Ilga. Wala siyang nahanap dito sa kanyang anchor at nahulog pa siya. Dead joke lang. Apat ang kanyang nahulugan and Tetsu left alone. 1v3. Tetsu. And just like that, buti na lang na-recover ito ng Ubek Maniac White. Yung mga rounds talaga na sobrang convincing ng pag-atake ng Vanguard, no? Na kaya nilang i-expose ang UM2. Pero in that round, kahit si Ilga lang yung mag-isa doon, kaya niyang pigilan si Aiden pati si Folex. Yun ang pinaka-importanting aspeto ng UM2 na hindi nakakarry over sa mga ibang rounds. Kaya mag-hold ni Ilga, kaya lumaso ni Yobs, pero hindi siya nangyayari on a consistent basis kasi nga, nag-a-adjust kagad ang Vanguard, dalawang entry! Galing sa Vanguard, kinancel kagad ni Ilga pati ni Yobs! Triple para kay Ilga. And what a round for Ubek. Para untiin lang yung lamang ng Vanguard. Isa na lang ang meron sila. Ngayon sila naman ang dedepensa. Ubek with a very solid global risk outing para sa kanila. Ngayon dito naman natin matetesting kung kaya ba nilang tapatan yung depensa nila. Na ngayon ay sobrang laking adjustment naman. Ayun, sinila naman ngayon na magdidikta ng pacing ng Vanguard with a good split dito sa may corner box, dito sa mid. Pero feeling ko, habang hindi pa pinipick out to ng Ubek, wala mo ng utils na ibabato ang Vanguard. Kasi pa nagbato ng utils ang Vanguard, may expose yung pwesto nila, makikita kagad ng Ubek, magre-react sila kagad. Pero this will be an important place here for Ubek to number one, push out Fall X in this corner. Or will they be able to flank it out over to RS? Pero CLD, papangunahan na kagad si Skies. Wala ng sniper ngayon ng UM2. Will they be committing over to water? Parang manglalason ata ngayon si Enma. Not sure though. Hindi ko alam kung okay ba to para sa UM2. Hindi kapulido yung atake nila dito sa may A entrance, man. Kulang-kulang sila. Pero gagawin at gagawin pa rin nila to. CLD finds ARB. Tetsu finds the lurking Enma. Napakalupit nga naman Vanguard. Okay. Dalawa na lang, isa na lang ang natitira. Nandito sa water, may kita siya ni Tetsu. And lumiin niya pa nga siya sa crosshair ng sniper ng Vanguard.
The defense is just astonishing kung ano yung inatake nila. Ganun din kapulido yung defensa. Vanguard with a 2-point lead. Gusto ko makita galing sa side ng Ubek Maniac siguro. Ibang bilis ang kanilang pinapakita dito this time around. Ilalim, sige. Kaso nga lang si Tetsu napakalupit gamit ng kanyang Dito na, nakapasok na mga member dito ng UM sa mid-side. Kaso nga lang si Tetsu tsaka si BRM. Nakahanap pa sila ng napakalupit na crossfire. B-side though, bukas na bukas. Somehow, nahanap nila yung pintuan dito sa site na to. Ngayon, C4. Wala sa kanilang kamay. Nahulog yung C4 planter at alam kung nasan ang C4 Vanguard. Kailangan na lang nila bantayan to. Okay, sige, Aiden. And tingnan mo naman kung makahanap pa to ng isa pang pitas. Igay, tumatambay. Kaso nga lang, Bem, tsaka si Aiden, nakasetup na sila dito. Napakalupit. Smoke, tinapon, pampadelay pa lalo, pampatagal pa lalo. Ooh. And, tina mo, Yobs! Grabe. Okay, Yobs, what? Naswerte pa siya. Aiden na lang, 1v2, ano ba kaya mo? Box na lang ang iyong gagawing line of defense here and buti na lang si Yobs. Hinabol niya ang huling member dito ng Vanguard at gagawin na lang niya ang isa yung agwat dito sa second half. And another great recovery for the side of Ubek Maniac. Ay, napakita talaga ng UM2 yung experience nila dito sa Mexico. Ultimo, si CLD, pati si Aiden yung na-corner sa kada pwesto na ino-occupy nila. Skies, parang nakikita na nga natin na Ubek, meron pa silang ibubuga dito sa lamban sa Vanguard. Damn the standings, men. Walang top team dito sa Impact. Pagdating talaga sa barilan, men, it's an every man's league para sa UM2 tsaka Vanguard. Ngayon, isa-setup na nga ng maagang-maaga ng UM2 yung smoke dito sa A entrance. Pero will they be using this as a fake out? I-direct na nga nila. No, it's actually a fake out as well. I think ina-anticipate na rin si Bem dito. Fall X with a failed lurk. Nabasa din kagad. Disguise. Oh, CLD ang susunod ngayon sa radar ng UM2. Pero inuunti-unti pa rin to. Ngayon, Bem is still inside of the site. Clears out. And hindi niya na-flickan kagad si Skies. Ubek Maniac, GT White. They will be tying off the game after exposing multiple plays from both Fall X and Aiden. Ultimo, kahit si Paul X-Men, sobrang ganda na ng pwesto niya. Nabasa pa kagad ni Skies. This man is single-handedly carrying all of the bags of Ubek Maniac. Ngayon, isang magang setup na naman para sa Ubek. Pero Vanguard, kailangan na pa rin nalang ingatan na hindi ganun kadali basahin ang game style ng Ubek. After all, map-pick nila to. Napaka-unpredictable so far ng Ubek. Kahit makakuha ng convincing rounds ang Vanguard, na ibabawi pa rin nila kagad. Skies, merong insurance plan dito pagdating sa trading. Pero I don't think this will be a safe option para sa UM2 na simulan to kagad. Kailangan nila makuha si Fall X para makuha yung opening ng site. Pero pag ginawa nila yun, mabilis pa kakapag-rotate si CLD. Sige. Ayun si Ilga at Enma, nasa may bandang under lang. And now Aiden will now be covering mid. Mm-hmm. Ang ganda ng pwesto ngayon ng BG. Nagawa nila magmalalim dito. Ika-capitalize nga ba ng Ubek ang pwesto nila para makapag-B? Ngayon, oras ay tumatakbo para sa side ng Ubek. Tetsu and Aiden getting kills of their own with a double para kay Tetsu. Ngayon, alanganin na naman ang Ubek pagkatapos mabasa ng Vanguard. Pero nakita na natin to, Paul X caught lacking. Pero Tetsu will be finishing it off as Vanguard reaches 7-6. Kung akala mo, makakahanap na naman ng pwestuhan itong UM2. Vanguard talaga. Pinapakita nila yung adjustments na pwede nilang gawin dito. And UM2, ilalim naman. Paul X though, handa! Okay, si Skies nahanap niya yung trade eventually. And thankfully, dalawa ang kanyang nahanap. So, not too bad for the side of Ubek Maniac. Ang tanong naman nga nila ngayon, we found these pickups. Ano naman ang pwede natin gawin? Tingnan mo ba naman sa mapa natin? Tingnan niyo po yung minimap. May nakalusot na isang miyembro ng Vanguard na pwedeng-pwedeng ma-backstab ang mga miyembro dito ng Ubek Maniac. Okay, ARB, nahanap si Aiden. Finally, shuts him down. I can't believe they destroyed the lurker.
At least si Bem nahanap na si Sky. So, wala na yung sniper galing sa side for the blacklist. Vanguard daw. Spread out yung kanilang depensa. Sinusugal. Sinasabi nila, kaya natin to idepensa kahit mag-isa tayo sa tig-isang site. Usually, nakakita mo, yung mga teams, magsastack na sila as a group. Pero this time, parang iniisip ng Vanguard, tayo ang magdedepensa dito na mag-isa. Nandito na si Enma. Gusto niya, pasukan. Si CLD daw, nagbabantay. Di nila alam, nasa likod ng tractor. Oo, ilang mga sinishot. Walang nahanap. CLD, oh, CLD pa mananalo dyan. Galing sa likod ng forklift. And it's a one-on-one right now. Dito na ang rest back ng Vanguard. Kaso nga lang, the numbers is too much for Enma and Vanguard. Dalawa na lang ang kanilang kailangan para tapusin itong map na to at ipunta tayo sa map 2. Ano ang sagot ng Ubek Maniac? Fight na naman sa ilalim at nadali sila. Wala na yung sniper ng Ubek Maniac. CLD, men, ang asset lang na ginamit niya doon para mag-buy time is yung FL. Akalain mo nga naman naka-respo pa yung miyembro ng BG para tulungan siya maging 2v1 yun. Ang tagal din mahuli ni CLD. Hindi ko alam kung di lang talaga umaangkop yung mga bala o ang galing lang talaga gamitin ni CLD yung FL. Ngayon, Vanguard. Men, this adjustment once again, CLD. Nandito na naman sa mid pero Elga will be making his way to the alley. Pero akalain mo nga naman na gusto na naman gumawa ng default play ng Ubek. Pero wala naman nagbabago sa side ng Vanguard. A pa rin yung kinocover nila. Pero bakit hindi na lang mag-force ang Ubek sa ibang side? Ay, Tetsu! Naku. Saan ba naman ang galing yun? Umisa pa nga si Tetsu! Ngayon, may kasama na siya. Sobrang safe na dito ni Tetsu. He's pushing. Oh my God, pre! Yung global risk sniper ng BG pumupush. He gets Ilga. Tetsu, kalmahan mo, pre. Baka ma-regular ka na. Aiden finishing it off. Enma, Vanguard on a Sigma play by Tetsu. Pushing out Ali on his own. My God, Vanguard. Ano na? I am speechless, man. Yan ang tinatawag mong confidence. Tapos tuloy-tuloy pa din dito sa round na to. Masama to for the side of Ubek Maniac. Napakainit na to ni Tetsu. Tatlo na. Nako, tatlo! Mainit siya! Biraramdam niya ang sarili niya. Pero na-shutdown siya ni Ilga. Pero eventually, Vanguard ang kukuha ng... I-push nyo yung hotel. Gameplay na naman for the side of Vanguard Gaming. Pero Ubek,
not to underestimate their opponent. They still have a good showing dito sa Ankara. Skies will be facing off against Tetsu once again in an LA Sniper fight kung yun ipaprayo ng Vanguard. We head into the highlights pre to showcase the potential of Ubek Maniac taking over this game. Pero nakita natin na it was just Enma and Yobs trying their best pre. Parang ultimo, kada pupunta sila ng round pre, pawis na pawis sila. Ganun ka-effort ang pinapakita ng Ubek para pigilan lang, hindi isa, dalawang naglalurk from Vanguard. And this is an amazing showcase for both teams. But you gotta admit, man, this was a very, very impressive showing from Tetsu and the squad. Yun nga eh. And Vanguard. Ay, sa totoo lang, nahihirapan talaga ako mag-isip ng paraan para manalo sila dito sa map 2 natin, no? Ang kara pa. Vanguard so far in this map. Napakaganda ng pinakita nila sa atin. And they I don't think they have any signs to slow down. Kasi itong Ankara, pwede mo sabihin, di ba? Sniper. May impact din. Na ngayon, mainit. Kagaya ng mga miyembro ng Vanguard, kagaya ni Tetsu, yung sniper player nila. It's a dangerous, dangerous thing to see. Ito, tingnan natin yung set summary. Ito yung sinasabi ko eh. Each and every single member sa totoo lang ng Vanguard, may contribution sa team, di ba? 0.6 pataas ang kanilang KD, pero tingnan mo ba naman si Tetsu, ano? Pag na-round up mo yan, 2.0 actually na ayan, pero 1.91 ang kanyang KD ratio. Pero, it's a dangerous, dangerous thing. No, one kill per round ang kanyang pinapakita sa lahat ng 16 rounds, no? Nakuha siya ng isa. Delikado yan. Sa ngayon, at least sa side ng Ubek Maniac, may mga performers din, no? Si Yob tsaka si Ilga. Kaso nga lang, sapat na ba yun against a team like Vanguard? Para sa akin, hindi. They need to show na kaya nila tapatan ang Vanguard sa mismong pagbabalin lang. Kung if they want to show that they can fight them strategy-wise. Ito, MVP natin. Sino nga ba to, Salvatore? Ay, wala nang iba kundi yung entry, sniper, anchor, defender, planter, backstabber, lurker, lahat na inubos ni Tetsu. Kasi ultimo, tinalo niya pa yung main entry ng Vanguard para sa KD game man. 1.9 para sa kanya and 1.3 for skill per round. Garantisadong may mawawalang miyembro ng Ubek pag nakatayo at may hawak na AWM si Tetsu. Skies was close in taking down Tetsu men. Nagkaroon tayo ng image pre na there were the first two kills of the fight was coming from Sky's sniper. Mm-mm. Pero nung lumipat na si Tetsu mula ang global risk pre, doon natin nakita na hindi pa rin global risk yung nilalaro ni Tetsu. It was an absolute crazy of a show for Tetsu. And this is just the start. Game 1 pa lang to. Kumbaga ulo pa lang to ng puno men. Hindi pa to umaabot sa lupa kung gaano kalalim ang nilalaro ngayon ng Vanguard. We head into Ankara with a lot in store for this team. Yeah. Ngayon, ilang beses na pinakita ng Vanguard na lahat ng iconic clips, lahat ng iconic play.
lahat, pare. Kaya parang take a team like SGJ, no? Na you have a player like Yobib na kahit talagang sobrang risky ng playstyle niya, ang laki ng nako-cover kagad ng mga teammates niya because he has teammates like Kel Arentino that could pick up the slack para pigilan o para dalhin yung nawalang Yobib doon sa mapa. Mm-hmm. So now, in a team like Vanguard that is supposed to be playing at a pace of 100-0 na dapat lahat sa kanila pabor, they are using it as 50-50 instead of 100-0 on the back of CLD's pushing or even Tetsu. Nagagawa nila ng paraan to para ma-cover up kasi nandyan si Tetsu, nandyan si Polex. Mm-mm. For Ubek, they want to play it at a pace where it is 50-50 as well. Kaso nga lang yung trades na nakukuha nila, hindi naman pumapabor. Hindi kasi talaga. Nga, the moment na nagpo-push sila, Ubek Maniac will now be losing too because of either overextension or hahanapan nila ng butas yung play. Tapos tsaka mag-a-adjust ang Vanguard. And ngayon, papangunahan na kagad to ni Yobes. But they kill onto Fall X as they now find one member of Vanguard to work. Pero hindi pa rin to tapos. Kasi nga, there is still a potential that Tetsu just might be at a top para mahuli yung mga tumatakbong miyembro dito sa LA. Yeah. Isipin mo nga naman, R2G, there is a very glaring issue there with the position of UM2. And just like that, Tetsu exposes, guys. Okay. And parang ganun lang, Tetsu manages to reposition himself. Ang bilis kagad kumilis ng Vanguard. Naiisip kagad nila yung decision ng Ubek Maniac. Nasa loob ng utak ngayon ng Ubek ang Vanguard because of that play alone. Nasa labas ng sight si Yobes. Probably anticipating someone from Tunnel. Aiden now gets Enma. Pero ito na ang depensa ni Bem. Gets the bench push of Ubek. Pero dalawa ang makapapalitan nila dito. Tetsu forces a 2v1. CLD and Tetsu, hindi nila makikita kagad basta-basta si ARB. Pero ito ang pinaka-importante. Meron silang info kahit papano sa C4 and CLD. Quick to react. Vanguard with a textbook play. Showcases na hindi sa lahat, hindi lahat ng oras, men, kailangan mo mag-push. Totoo, totoo. Okay. Vanguard na ngayon na nagpapakita ng kanilang lakas. Tinutuloy-tuloy actually nila yung momentum na kuha nila. Tetsu, bantay dito sa bridge, sa lapitang hotel. Tingnan ba naman, sinasabi ko, pare ko, ito yung aggressive na depensa na nakikita ko from a team just like Vanguard. And just like Exolo Q, they are finding success. No, well, X, isa pa ang kanyang nahanap na trade na ni Ilga, and habang tumatawid si Aiden Chai ay nadali. Tingnan mo naman ang reaction na ginawa ng Vanguard. Nandito na agad sila sa connector para tigilan palalo ang gustong tulak na gagawin dito ng Ubek Maniac. Tapos, nag-rotate pa ang isa pang miyembro dito, si Tetsu, sa mismong loob ng A-site. So, kung isipin ng Ubek Maniac pasukan tong A-site na madadali talaga sila kasi tatlo ang miyembro dito nagbabantay, kaso nga lang nahulog ang sniper ng Vanguard. Siguro naman ngayon may pintuan na bumukas para pumasok dito sa A-site. Okay, CLD nasa connector pa din, nahuli siya ni Ilga, alam na nila nandyan siya, nakatambay, and kaso nga lang siya pa din nakahanap pa ng isa. Okay, Bem, muntik pa makahanap ng isa palalo, and Ilga mukhang no maganda way, no ang pwestuhan way. Nagtakbuhan, and RB nakapasok na, reposition galing kay CLD. Matatimingan ba niya, tama ba ang kanyang ginawa? Malalaman ba ng UM2 na nandito na si CLD, and that should trigger it out. Gran is able to find for damage, and now it's a one-on-one. Kaso nga lang, run and gun lang daw, sabi ni Ilga. Binigay pa ng punto dito ang Ubek Maniac White. Dinasalan ba naman yung bala dun eh? Oo, sobrang random ng pagtama doon, men. That is an amazing feat for Ubek Maniac. No, talagang may 9 games na lang nila yung Vanguard to play out the late game, to play out the buy time mechanic. Yung body system na ginagawa ng Vanguard pagdating sa pag-push ng tunnel, nakita ka agad ng UM2 yung butas nun, men. Ayun, ali push once again here, potentially for Ubek. Pero napakalalim kagad ni Tetsu. He's not covering. A top! Walang nakikita dito ang UM2 Tetsu, na merong nakatago sa 4 box dito. Tetsu will be re-challenging this. Kahit smoke pa siya, there goes the nade.
Tetsu getting overly exposed here. Nangakalati na yung buhay, nakatakas pa siya papuntang vents. Tetsu with a Houdini escape. 4v3 pa din. Naging 3v3 na sana kung nahuli nila si Tetsu. At sa wakas, naging ambisyoso si Tetsu. Nakita na nga ni Ilga. Ngayon, alanganin ang pwesto ng Vanguard. Pwedeng ma-push out to kagad ng UM2. Mabilis ang pushing to mula sa UM2. Paano ipapakita ng Vanguard ang retake ngayon? Dalawa na nga yung nakuha nila. Walang distansya kung nakita sila ng katawan. Matik barilyan sa Vanguard. Paul X takes over Enma. And Vanguard gets the lead 2-1 once again. Yun nga, no, Tetsu, nahanap pa nila dun sa ending. Kaso nga lang, damage has been done. Nagawa na niya yung kailangan niyang gawin. Makahanap pa siya ng dalawa dun. Napakalala. And that's crazy position. So far, we need to see Skies equalize them somehow, some way. Ngayon, malalaman ba ng Ubek Maniac na may ganyan na pala kalalim sa mid side? Mukhang wala, and siguro naman narinig niyo mga footsteps, and there should be a flank galing dito for the side of Vanguard. Kaso nga lang, binabagalan palalo, and ma nahulog pala dito si RB sa kamay ni Aiden galing dun sa link side. And ngayon, gusto pa nila ituloy. Ilga na hanap. Boyobs! It's Ilga the one that finds kay Fall X. So, ayan. Kahit pa paano nahanap niya yung trade. And na popcorn pa to si Aiden and si Tetsu. Yung nag-iisang nagdedepensa sa ilang party ng mapa. CLT sa bench. Gusto niya. Ituloy. Bumuhos. Tulak. And he's able to find for the last member na si NMA. Vanguard taking up another round. At sila na mismo ang kumukuha ng inisyatibo para itulak ang kanilang kalaban at ibalik sila para wala talaga silang tsansa para bumawi at kumuha pa ng round dito. And now, with their lead, they can feel all of it. But UM2, with the response, vent, push down, Salvatore. Guys. Oh, there goes the push. Oh, UM2, men. Pinapakita pa rin talaga na UM2 na kaya na rin nalang makipagsabayan pagdating dito sa push. Aiden gets exposed. And Vanguard with just CLD and BEM alive. Tapos nila dito yung RS and BEM! Overwhelms Enma. Ngayon, makikita na nga nila dito yung opening. Sobrang hiwalay. Ang lapad ng pwesto na ino-occupy ngayon ng Ubek Maniac. Pero kailangan magandang target selection to. BEM fights Ilga. Ngayon, magiging 1v1 na nga. Pero nangangalahati na ngayon yung buhay ni CLD. Red Hill Skies! Finds him. 2 kills para sa kanya. And Ubek Maniac, nang wala man lang iniisip na konsekwensya sa ginagawa nilang bench push. Grabe nga naman, men. Vanguard, they were at the top of their game in terms of defense, pero pinakita na ng UM2 na may basag to kahit papano. Binigla eh, no? Binigla at di sila handa para sa pinaggagawa ng Ubek Maniac 2. Ngayon, mukhang gusto nilang ulitin. Vents push daw. Eh, kung hindi pa daw sila, bakit aayusin? Ulitin lang natin. Kaso nga lang, si Paul X, nakahanap siya ng dalawa, and the trade, eventually, nandyan. Okay. So, kumbaga, scenario went good for the side of Vanguard. At least, nakahanap sila ng dalawa habang yung Angkor ay ng dalawa dyan. Ngayon, post-plant, ano yung sagot? Skies, gamit ng kanyang AWM, napakaganda at nahulog na din si Tetsu, nag-iisa. Mikot, pumunta sa labas ng A. Di ko alam kung ito ang tamang gawain. Pero sooner or later, malalaman ng Ubek Maniac na walang mong katao-tao dyan. And nandito si Yobs, nagbabantay sa labas. Hinihintay na lang niya siguro si Tetsu. And the flick, hindi natamaan. Napunta na ang punto na to sa side ng Ubek Maniac. And Ubek Maniac actually equalizing the scoreline now. 3-3. And well, kahit ngayon, actually, Vanguard, apat na lang sila ngayon eh. I think there was a disconnection that happened. Di ko alam na nangyari dyan. Kung baga sinabi sa atin, we will be able to find out. And it looks like magiging dead round.
ni ano no ni Tetsu at napaparusahan na din nila no. So I guess with that they do have that hope no. May chance pa talaga sila para bumawi dito. Pero may parang nagsasabi sa likod ng ulo ko, pagpunta natin dito sa side switch, pagdating na sa depensa attacking side na nung ano Vanguard no. Parang may part sa akin na sinasabi Vanguard na ang kukuha nito no. It's what I saw kasi dun sa Mexico eh nung napunta natin. And actually na update lang po pala sa atin na yung score pala na to, it is a 3-3 scoreline. So naging dead round ngayon at ito na, babalik na po tayo dito sa mapang to. And we can still see Ubic Maniac naman, iniiba nila ang kanilang bilis. Gusto naman nila pumasok dito sa mid. At tingnan mo na, nandyan na sila. Vanguard, mabibigla ata dito. Yobs, nahanap si CLD. Di na malayan. Paano na pala? Nakulusot sa aking likod. And the fast plant for the side of the Blacklist is coming to fruition. Ngayon, retake para sa GR. Mahirap. Aiden, oh, Skies. No, Skies. Folex, tuloy-tuloy na din as Biobs able to find for another one. Tetsu and Folex ang naiwan dito. Ilan ba ang mahanap dito ni Folex? Kailangan niya mag-reposition sa labas ng mid. And just like that, Ubic Maniac 2 off the tech pause natin. Nahanap sila ng lead nila. No, now, it is a 4-3. Palagi na lang talaga nabibigyan ng justification ng UM2 yung pagkuha nila ng fake out dito sa A. Every time nagagawa talaga sila ng idea para mag-generate ng opensa ang VG dito sa A, they always fake it out. And nagbabayin naman tong VG na to. And there goes no clearing of corners. Bam gets to Enema. Well, now we try to push out Bam. CLD gets double. And Enema, well, now we getting gunned down as well. Skies just putting out the head glitch here. Oh, he gets naded by Tetsu! And grabe. Iba naman ngayon ang pinapakita ng VG. There was no stopping them from going to hotel. Wala talagang nag-occupa. Oh my goodness. Ubic Maniac. How? Well, now we look over to this. One more before we head into second half. Momentum round para sa UM2 pati VG. Let's see. Pinamangan naman. Oh, lahat to. Oh, lahat ng yellow dito, men. Lahat ng dilaw papunta sa bits. Pero kaya nga ba to ibasa ng Vanguard? Nakapasok na nga. There goes the crossbar. Napakaganda. Stairs. And as well as a entrance, Aiden and Folex duo now falling into place. And there goes Tetsu with the last kill. All it takes is Aiden and Folex para depensa ng nag-iisang site. Vanguard heads into second half. Actually, wala with masyadong a strong message sent. Oo nga eh. Wala masyadong parang special lang ginagawa dun ng Vanguard nung half na yun eh. Parang ano siya eh, just a simple crossfire dun sa mismong vents at na blender ang mga miyembro dito ng Ubic Maniac. Ngayon, napupunta tayo dito sa second half, magsa-side switch naman po sila. Sino nga ba ang kukuha ng panalo dito? Sino nga ba ang kukuha ng bawe? I feel like Ubic Maniac, now na sila magde-depensa sa nakita ko sa Mexico, parang medyo shaky. Kaya gusto ko makita maging planchado na siya ngayon. Kasi feeling ko, Vanguard, pagdating naman nila dito sa BL side, parang may unting lakas sila. And I've seen it before. So now, second half, Ubic Maniac, ano nga ba ang kanilang depensa? And for Vanguard, ano nga ba ang kanilang strategiya? Mukhang gusto nila lumaban dito sa labas ng A. And okay, nade stock galing dito sa side ng Ubic Maniac, titigilin ang Vanguard just for a little bit at si Tetsu nga actually nakakuha ng napakalupit ng damage. Kaso nga lang si Bem finding first blood dyan kay Yobs at gusto na tuloy-tuloy ang kanyang pasok. May tao na sa taas. Ang ganda ng scaling ng ginagawa nito ng Blacklist. CLD fighting for another one and just like that, 3v2 ang ating sitwasyon. 2v1 na lang siya bigla. Natanim na din ang C4. Third health set. Advantage para sa natitirang miyembro ng Ubic. Pero ito lang ang kailangan niyang isipin, men. May advantage kahit papano ang Vanguard. CLD and Tetsu, pwedeng pumulot ng rifle dito si Tetsu. Or, distansyahan niya na lang.
isang bala lang naman si ARB dito. Pero CLD, kailangan niya rin matiming ang potential. Double pick, nahuli sa CLD! And there goes the clutch from ARB! Nagawa niyang paghiwalayin yung dalawa gamit ang nade na alertuhan kagad si CLD para mag-close ng distance. Nubek Maniac on the back of ARB's clutch. Now back into the board, men. Vanguard not threading lightly dito sa mapa na to. May ibubuga ang UM2 dito sa Ankara. And there's no stopping this team in making it out for map number 3. Ayun, ang lalim na kagad yung Ops, men. Di ko alam kung napaka-optimal na to, pero hindi niya man lang clear out si CLD. Ang aga niya kagad nag-pick papuntang kanan. Didn't find Yobs. Bam! Also gets ARB. Parang may unting init to. As Ubek Maniac now, when they got that one round, gusto lang nila tuloy-tuloy. Kaso nga lang, Vanguard, Aiden, Hanap, Ilga na lang ang nag-iisa dito. And tingin mo, binabantay na din siya ni Aiden. So kung lumabas siya dito, it should be a free kill for Aiden. Paso nga lang, nabaliktad. Napunta pa kay Ilga, run and gun daw. Kaso nga lang, apat pa ang kanyang kalaban and Tetsu. Di na daw kailangan ng sniper, naka-AK na din siya. This round is able just to find another win. Far side ng Vanguard. Momentum naman na napunta sa side ng mga veterano. Ano nga ba ang sagot dito for the side of Ubek Maniac? Is it a proper defense ba dito sa A side, or will they risk having a B side be their, you know, weaker link? Ngayon, spread out sila. Default daw. 2-2-1 setup. Dalawang tao sa A, dalawang tao sa mid, isang tao nagbabantay sa labas ng hotel. At tingnan mo ba naman, dahan-dahan na lang daw ang kanilang galawan. The potential is there. Kaso nga lang, kailangan nilang igihan. As, tingnan mo, is, nakahanap pa ito si Skies. Aiden ang atang kukuha dito ng unang contact. Kaso nga lang, ayan na, it's Enma actually nakahanap kay CLD. It's a great start dun sa mid-side. At tingnan mo ba naman, Vanguard na ngayon ang nahihirapan maghanap ng butas sa depensa na ginagawa dito ng Ubek Maniac. Aiden, push na din. Kaso nga lang, sniper dito si Skies. At mukhang may naramdaman sila at hindi nila to itutuloy. Okay. So now, Skies nakalinya dito kay FallX. Pero tinamo, nagbiglang dumami yung mga pangalan na nakatalikod ngayon kay FallX. Naging tatlo na nga. Pero pwede pa rin nalang i-juggle to kung papunta sila dito sa A or B. Pero Bem already inside of Bids. May nakabantay nga ba? Sapat nga ba si Ilga? Sapat na sapat pa. Kulang pa sa Rabis. Ilga will now be finding Bem. Pasok pa rin sa site ng isang miyembro. And Aiden clears out RB. Ilga! Nakita si Fall X-Men. Vanguard. Naubusan na sila ng options dito. Nakukulangan na rin sila ng oras. 30 segundos na lang. Pero ayun, Aiden gets a taste of what it's like to be lurked at. Tie game tayo ngayon, mga ka-crossfire. Vanguard and Ubek Maniac showcasing a very textbook and a competitive crossfire gameplay for both teams. Ibang klase ang pinapakita Ilga pati ni Bem. Pero ngayon, ang magiging environment ngayon ni Enma. Makakuha nga siya ng isa pero ang bilis kagad kumilos ni FallX. Forcing it, a 4v4. Mabilis ang agad ang rotation dito sa B. Pero there goes a clear of the corner para kay CLD. Napakalinis as RB is now taken down. Pero utils pa rin na ibabato ang Vanguard para ma-block ang ladder dito. And FallX and CLD gets a good push as now CLD gets traded out. Pero nagawa pa rin humarang dito ni FallX sa batteries. Aiden, oh, he gets out. Clasped by Skies. Pero 1v1 pa rin dito. Lamang sa buhay. Ayan si Bem. Bem still challenging with the Colt. Now goes down once again. Bem, ilalaba to. Sobrang aggressive, Bem. Nag-iinit si Bem. Pero Skies aalis na kagad ngayon. Forcing Bem to go for a plant. And Skies maglalaro na lang ng retake. Hinga muna daw, sabi ni Skies. Kalma-kalma lang daw. Skies left in a 1v1. Bem, pastuhan. Galing sa mid. Skies, gamit ng kanyang sniper. One shot, one kill lang daw. So kung nahanap niya yung tamang pwestuhan, makakapanalo din siya dito. Nasa likod ng site to si Bem, and si Skies ang makakahanap ng clutch
para sa side ng Ubek Maniac. And there we go. Ubek Maniac kukuha na naman dito ng lamang against sa mga veterano. And it's this map is much closer than we could have ever thought, Salvatore. At tingnan mo ba naman, gusto na nila ituloy-tuloy ang Ubek Maniac itong momentum na kanilang kinuha. Vanguard now nagpapwestuhan dito sa labas ng A-site. At tingnan mo ba naman, dahan-dahan na naman, and Ubek Maniac sila naman ang kukuha ng inisyatibo para gumawa ng agresibong tulak. Tetsu daw nahanap si RB. Napakaganda part side ng Vanguard. Flashbang, execute, papasok na din. Skies alis ang kahanap siya ng isa, kaso nga lang tatlo na ang nahulog para sa side ng Ubek Maniac. Gusto pa maglikod si NMA, mang backstab, kaso nga lang alam nila Skies left alone with the sniper trying to find the last kill. Kaso nga lang si Bem with the wide swing. Van takes another round for Vanguard para gawing pantay-pantay to 7-2-7. Kahit sino men, kinakabahan na talaga panoorin tong seri na to. So sobrang dikit ba naman. Kaya hindi para sa mga malalambot na puso tong laban na to. Pero napakalupit naman na nakikita natin para sa side ng Ubek na may kaya pang ilaro, kaya pang iboga, apaka-aggressive. Pagpapawala na dito ng units dito sa mid. Skies gets the cover and Yobs also gets exploded by Fall X with an instant double kill. Kaliwat kanan na nade at AK yung binato niya para mawala. And there goes Fall X. Masyadong nag-init at nakita na nga ni Ilga ang pagkakataon. Aiden finds a trade quickly pero 3v1 na to. RB nawawala na ngayon sa mapa. Kailangan niya maglaro ng retake mag-isa. Aiden and CLD high-low setup lang to. Pero Aiden galit na galit, men! Hindi siya ragol ng sight ang aga ng kanyang peak. Pero it's still now a 2v2 inside of the sight. And BIM, di niya man lang binigyan ng pagkakataon para makapwesto si RB. And just like that, Vanguard, 2 consecutive rounds para sa kanila. Ganyan lang, no? Ganyan lang kabilis at ganyan lang ka-planchado ang kanilang take sa site, no? And that is a scary thing kung ikaw ang Ubek Maniac right now. Paano mo ha-handle ang buhos na ginagawa dito ng Vanguard? Okay, mid-side push. Nakita natin, ginawa to ng Ubek Maniac nung last half at gumana. Ngayon, nakatakas na sila, nakalipas na sila. Kaso nga lang si Ilga ang nakahuli dito sa mga pinagkagawa ng Vanguard. And si Skies, patalon-talon, nahanap pa niya yung pitas gamit ng kanyang pistol. CLD, 1v4. Kailangan niya ng ace. Kailangan niya gawing 10 ang kill streak niya. Kaso nga lang, masyadong mataas na task yun para sa kanya at hindi niya mabawian para sa Vanguard. Sa ngayon, pantay na naman ang ating scoreline and this is a really, really close game. Any person can make the game for their team and tingnan mo na ngayon, agresibo ang pinaggagawa ng Ubek Maniac. Kaso nga lang, inagapan ni CLD. Okay, CLD. Mapangunahan na kagad ngayon ang depensa ng Ubek Maniac. Nakakapagtaka talaga paano na-expose ng Vanguard yung pwesto ng mga miyembro ng Ubek Maniac. Pero magmamalalim ngayon si ARB. And ayun, parang ganun lang, CLD once again. Nakita na naman si ARB na nagmamalalim. Naku po, Ubek Maniac. Time and time again, ilang beses na to nangyari. Ilga, miraculous push dito sa A, open. Magro-rotate pa yung tatlong miyembro ng Vanguard. Pero this will be a tough task for Ilga. Di niya maisip kung nasaan nga ba sila lahat. Pero sobrang simple ng gagawin ng Vanguard. Isa sa RS, lahat nasa site. Pwede na lang ma-anticipate tong si Ilgang nagpo-push. Pero if a force nga ba nila to with 30 seconds to work para kay Ilga. Ito na nga, BM challenging him. And wala man lang kalaban-laban si Ilga doon. BM one hit away. Pero it will be the round once again for Vanguard as Ubek. Grabe nga naman, pre. Corner na ngayon ang UM2. Totoo. And tinuwa ba naman Vanguard, mukhang ayaw pa nila ibigay itong round na to. Okay.
kala ko gagawa sila ng na, malupit at mabilis na execute dito. Kaso nga lang, now, it's a slowdown play. Smoke, pampadenay lang ng impormasyon sa kanilang kalaban at gusto nila maghahanap ng pitas. Play for picks, kumbaga. Aiden, magbabantay sa vents. Skies, umabantay sa mid. And, totoo lang, kung pinush nila to, kailangan na tamaan tong Skies na to. And I don't think he's looking at the right place at the right time. Ayan na! Nakita na! Tetsu, muntik pa makapaghanap ng panalo dyan. Muntik pa makahanap ng lamang sa sitwasyon na yan. And oh my goodness, natatakot ako panoorin to kung ako yung Ubek Mania kasi napaka lapit ang mga chance dito para makahanap ng pitas itong Vanguard and Ubek Maniac. Tinitiisin na lang. Vanguard has to give that space now. Kaso nga lang, Tetsu finally gets that kill dyan kay Enma. Nakahanap din siya ng depensa dyan sa mid-side and Pollex. Papasok na din. Vanguard, patuloy-tuloy na. CLD, able to find for another one. It looks like it's almost the beginning of the end para sa side ng Ubek Maniac. Kasi ito, gusto mag-rotate ni RB. Kaso binabantayan ni Bem. Bumibili lang siya ng oras. At kinakagat talaga ito ni RB. And Bem, it's RB left alone. Kailangan niya mag 1v3. Headshot. Oo. And he's left to do all the cleaning. Kaso nga lang, masyadong mahirap. At yung series na to, mapupunta. Talaga ng gilas itong team of Ubek Maniac White. Kaso nga lang, at the end, Vanguard talaga is the team to beat dito sa tournament na to. Grabe nga naman, no? No one was able to stop Vanguard. Not even Ria 7. Not even Ubek. Sino nga bang kayang makapigil dito sa Vanguard na to, men? At their peak, they are absolutely the highest level of gameplay dito sa Impact. And naniisa sa kanila, men, umaabot kahit man lang sa kalingkinan ng pagtalo sa kanila, men. And this is nothing short of impressive for a team like Vanguard that for the 3 weeks that they have been playing, still yet to be taken down. Wala pa rin crack sa sistema nila, wala pa rin nakakadiscovery kung paano nga ba maglaro ang unpredictable na tong Vanguard. And I am just in awe on how they always show out in 110%, not even 100, men. So ngayon, paano na ngayon ang ibang teams that are taking notice? Teams like Ria 7, yeah, na nakita natin nung una na hindi pa rin naging sapat kahit group up na sila, kahit ilang beses pa silang kumuha ng site, kahit grupo-grupo na sila. Aiden and as well as Vol-X
it's still mm-hmm. it's good enough for them na kahit dalawa lang sila, they can still defend the site. And even Tetsu and CLD's macro can speak for themselves. Let's take a look at the set summary, mga kaibigan, as we take a look at the stats para makita nyo talaga kung gaano kapulido ang pinapakita ng bawat miyembro ng Vanguard. 2.25 kay CLD. Pinagpawisan niya yan, mga men. 2.25 and 1 kill guaranteed for CLD. Grabe nga naman, lang. Men. Totoo lang, hindi ako magulat kung napunta yung MVP sa kanya. Alam ko si Tetsuo nakakuha ng map 1. Kaso nga lang, yung showing din na pinakita ni CLD ng map 1, hindi ganun kalayo sa punto ni ano, no? Ni Tetsu. So now, it can go to CLD kasi napakalaki ng kanyang impact na pinakita dito. 1 kill per round. Sa 18 round na nangyari, nakahanap siya ng isang pitas each and every single time. At tingnan natin kung sino nga ba talaga ang MVP ng laro na to. And it does go to CLD for both map 1 and map 2. Tingnan mo ba naman KD ratio of 1.2 and of course sa map 2, 2.25 kill per KD ratio at headshot percentage 50% pataas. And, that is on the back of a very, very carry performance. Sobrang close nga eh na tipong si Skies at si RB na exposed na talaga yung nakikitaan na nga ng ni RB pati ni Skies yung game style at laruan nitong Vanguard na to eh. Take a look at the match results all well, over the board, men. 10-6 and 10-8 all in favor of the top team here at CFSPH Impact. As you can see, yeah. Men, hindi naging ganun kadali ang laro at seryeng to para sa Vanguard. Ubek Maniac showed a very promising Mexico and it also showed some good promise dito rin sa Ankara. So ngayon, if you are Ubek Maniac, you have something to look forward to and you have something to be proud of. And